Ang lupa lang po yan. Kasi mabibigat nga po yung cell nila. Hindi naman yung nahal. Makatakot yung ulo naman. Pag na nga ba? Pero gamaligay sa video natin, di ba ito nga pala yung continuation ng manauna natin video. So, ito pa rin guys, ang model si YP, si tour guide. So, di ba pakita pa ni Kuya tour guide yung ibang highlights pa nitong farm, di ba yung kalahati pa nito na hindi pa natin nakikita. So, kaya nga yung mga bago pa lang dyan, di pa na-upload, subscribe. So, like nyo na guys yung video natin at subscribe so, na rin. Next po natin, dito tayo sa aming hydroponic. So, kaya po sa tinawag na hydroponic, pwede na tayo dumami. Gumagamit po siya ng tubig as medium. Wala mga asbit, kapag ano nga niligaw-ligaw. Meron ba? Meron po. Kasi diba no? Pero meron man eh, maulan kasi niya yun. Yung sawa na nakawala dito. Mga sawa po, sawa. No, nakadam-dam. Kaya po ginagawin yung isang last thing. Para hindi ikira ng mga ganyan. Ahas. Okay, dito tayo. Ayan. So, makikita niyo po yung mga gulay dito ay nakakalit sa tubig. Sino po na madali yung tubig sa PVC po? Oh, ang galing. So, yeah. Ito nga lang parang pinakaya nila ng tubig. Sobrado yung tubig. Kaya po dumadali yung tubig. So, kumbaga nakasubmerge po itong mga gulay. So, yung pipe po natin naka-inclined or naka-slope po yung parang tubig babagsak. Doon mataas. Doon yung mga tubig po, may ipon lang po sa aming water tank. Nakita niyo po yung parang simentado may sako dyan. Takit po yung tubig, merong pump sa loob. Tapos yung mga PVC po na connected doon sa pump, nakakonnect po doon sa dulo para ibubugay ng tubig po na loob, paikot-ikot lang. So mga tanip po nilang gulay, ito kale, spinach, lettuce, arugula, bok choy, ito po. Or Chinese pet chai. Ay, yata kinain natin kanina man. Oo. So, yan po. Binibenta po nila yan. Hindi lang po sa guest, kundi sa ilang restaurants niya sa Tagaytay. Nagsusupply din. Tama. Ang ganda nga rin. Hindi lang po ito isang hydroponic. Actually, apat po. Pagkita ka parehas. Pero pag tinan niyo magkaiba po, kasi yun parang magbilog. Ito na makatabot yun. Hindi ako. Tama ko yun po. Tapa po yan. Herbal plant, pag may sakit kayo, pwede nyo pantapal sa ano, makapagpababa din. Ito naman po yung ginagawa ang Colgate. Ayan. O ginagawa po nga. Ito po pwede nyo gantuin yung dahon. Ayun, nakakita na ako nito. Po yung ano nyo. May ganito rin sa... May bigas and oil. Ito ang rose. Ayun yung hinalabas pagkain. Yan po yung sa steak. Sa steak? Oo. Mm. Nakikita ko sa mga vlog ng mga nagluluto. Wala, parang may ganito si Lola dati, mahal. Rosemary. Ganyan yung tanim. Nababuhay ang ugat niyan? O yung dahon? Hindi. Pa? Nababuhay yung sanga? Nababuhay ano siya, no? Yung sanga? Mm. Parang amoy yung pating ko. Amoy, amoy picasen. Ay, picasen. Pero may... aromatic po yan. Mga five-star restaurants, yung mga mamahaling restaurant. Ito naman guys, yung mga koleksyon ni Mr. Yobi sa mga glassware, no? So ito yan guys, yung mga panahon pa guys ni Lola natin. Yan, makikita niyo naman mga 80s at 90s. So kung nabutan mo guys itong mga baso na yan, siguro dapat mga lima na guys yung anak mo. O kaya may apo pa na guys. Yan. So ito naman yung mga koleksyon na yan, yung makikita niyo dyan. Kadalasan daw galing lang, Asia yan. So, Southeast Asia. Binabuo siya guys ng mga bronze, copper, at saka brass. Yan. Ito naman guys, mahilig daw talaga mga like si Mr. Yon Mas Teacher. No? Yan, kadalasan mga brass daw yan. Yan. So, ito naman, table guys, ang billiard na yan. Ginamit daw yan yung mga unang laban pa daw ni Efren Bata Reyes. So, yun ang pagkapasabi ni Kuya. So, ayun nga guys. Meron din tayo yung ditong Buddha guys. No? So, Diyos ng Chinese yata ito guys. Si Guan Yin. So, 18 hands. Kaya marami siyang kamay.
So meron din tadi guys ditong galyon. So model yan guys, so mga ginamit pa nung 16th to 18th century. Tapos iba't ibang Buddha guys. So kadalasan makikita siya sa Thailand, Cambodia, yan Southeast Asia guys. So meron din dito guys si Anubis. So makikita naman to sa Egypt. So si Anubis guys, so alam ko yan, Diyos ng werewolf. Yan. Sa mga anime, mayroon din ito eh. Tapos ito pa guys, yung mga ibang statue guys, ng... Ewan ko kung Diyos din may guys, yung mayroon pang alien doon sa likod. So, wood naman ito, kinapalit ni Mr. Yopi. So, ayan pa yung mga ibang rebulto. So, yan yung... Yan. So, ito naman daw, bronze uli, ayan, kaya brass, yung mga yan. Southeast Asia lagi. So ito guys, tingin ko nakikita ito saan eh. Sa Cambodia, no, taka mali, o Thailand. Yan. Yung ulo na yan. Tapos ito naman guys, so siguro ito yung gawa sa mga paper. Kasi nakahiwalay siya guys eh. So meron daw kasi yung magawa dito sa copper tapos silver. So ayun din yung mga collection ni Mr. Yopi. Yan. Ito naman guys yung ano, World War 2 pa guys. Mga electric pa nung World War 2. Yan, makikita nyo sa mga online pagka yung mga antique na to eh. So kadalasan ng presyo nito nung nakita po 26,000 guys pababa. So, depende ba rin yan kung i-restore mo siya o hindi. Pero ito talaga makagamit na to. So, antique na siya. Dito nga guys, makikita nyo rin, ito pa daw yung mga World War II man na makagamit din to, no? So, ito daw talaga yung mga pinaligtan ni Mr. Yopi noon at saka yung makagamit nila dati. So, mag-throwback na lang kayo. Ayan, yung mga uri ng mga typewriter ba yan? So, mahal din to guys sa online. Lalo pag tayo re-restore din. So, parang nasa 18 to 30k din yata ito. Kay mga presyuan ito. Tapos, yan pa ito yata yung parang palaruan yata ito. Mga una pang game box yata yan. Siguro mahal din yan. Pang night. Pero ito sir, yung mga yan, World War 2 yan sir. Panahon pa ni Hitler yan. May ganyan si ano, si Yuri. Then makikita niyo po itong pader ng kanyang ito po yung mga butas-butas. Actually, ginamit po yun ng World War 2. Pag ibababa po ang tangke sa dagat, war tank or mga tangke po, pandigma. Kasi pag sa dagat po o sa tabing dagat, buhangin po yung galapagan, mababalaw ang tangke pag inaba siya ng walang sapin. So ito po yung dinadaanan ng tangke. Ganun din. Meron din po siya dito mga basyo ng mortar. Sa ano to ah? Sa Japanese na. Japanese answer samurai helmet. Oh, ayun na yung ito po, ito mga ano. Basyo po ng mortar. Noong good words. Mga basyo po na kanya. Ayan, yung bala. Yung camera. Ano siya na alam ko? Ito. Basyo puso yun lang. Bala na kanya. Sabi na. Ay, naku. So, ayun nga kayo guys. Ito yung mga basyo nung bala na kanya, no? So, iba't ibang size guys. Siguro sa maliit ang papalaki ito. So, pinaligtad din yan ni Mr. Yoko, guys. Ito naman, guys, yung pinakaunahan niya, no? Pagpasok niya doon sa mismo museum ni Mr. Yoko. So, kanina kasi doon kami dumaan sa may likuran. Ay, sige. Sige, sige. African fur tortoise, mabot ko sila na... Ay, yung maliliit kanina. Yan na po sila na...
Yung po pinakamatanda namin. Paborito po nila kainin yan, mga gulay, cactus. Ay, paborito nila kainin. Kasi galing nga po sila na Africa. Sa Africa, cactus usually tumutubo. Oo, tapos maano nung masama-masa. Matubig, di naman matubig. Yan. Ha? Actually, pwede rin po yung kainin ng tao, yung cactus na kinakain nila. Mm-hmm. Pwede rin po yung gulayin. Oo, oh, ngayon yung binablog, no? Yung minumukbang. Minumukbang. Nakasap na kain nila. Yung mga tortoise po, no? Hindi po sinatulad ng pawikan na nakakalangoy. Pang lupa lang po yan. So, mabibigat nga po yung cell nila. Yung pala niya may pagkain kayo. Malapit lang po yan, pero hindi naman yung nahari yan. Hindi yan yung nahari. Nakatakot yung umu naman. Pag na nga ba? Untung. Yan, ka, ah, hawak-hawakan mo. Siyempre, pwede nga. Giniagawa mo! Dito po, 30 years old. Mga ganito po, mga sabihin na natin 18, mga teen. Anong pangalan niya? Alam po, Sulcata Tortoise. Sulcata Tortoise. Aldabra. Sulcata, Aldabra. Hercules. Ganda ng balat niya, no? Ang ganda po ng balat niya. Ang dahil sa... Parang old. Saka iba nga yung ano, paa niya, oh. Igat ko din sa kabila. Kabila kasi may ang dinosaur yung paa. Ito naman, parang bato. Ang bago yung ano. Pag ano po, mabigat kasi yung cell nila kami. Pag mga tumatanda sila, lumalaki yung cell nila, mabigat. Mabagal silang kumilos. Pwede pag malakas ang ulan, dahan-dahan pa yan siya. Doon sila pumapasok sa mga yellow. Si Hercules.